Tapos ang mahabang timeout ni Chris Rose sa paglalaro ng basketball ay nakabalik na nga ito ng Pilipinas. Pero nagluluksa pa rin dahil sa biglaan ng pagkamatay ng kanyang ama 2 buwan ang nakalipas. Si Rose ay dumating sa Maynila galing Texas noong Lunes. At sa ngayon sumasailalim ito sa mandated quarantine ng ating gobyerno bago opisyal na makapasok sa practice ng San Miguel Beermen. Ang 2-time Defensive Player of the Year ay uling naglaro para sa San Miguel Beermen noong Nobyembre 17, kung saan natalo sila sa TNT sa score na 97-79 sa deciding game 7 para sa kanilang PBA Philippine Cup semifinal series na ginanap sa Bacolor, Pampanga. Ayon pa kay Chris Rose, handa naman siya ngayong bagong taon dahil kung ano ang hindi makakapatay sa atin, ito din ang magbibigay lakas sa atin. Dagdag pa ni Rose, ang pamana ng kanyang ama ay mabubuhay magpakailanman. Ang bagong taon ay bagong marka ng pagsisimula sa bagong kasal na sila Scottie Thompson at Chinky Serrano Thompson. Ang mag-asawa ay tinapos ang bagong taon na may mataas at matagumpay na beach wedding noong nakaraang Disyembre, kung saan ito ang kanilang ikalawang seremonya matapos magpakasal silang dalawa sa isang private wedding noong Hunyo 2021. Ayon pa kay Scottie Thompson, ang pagpapakasal niya kay Jinky ay isa sa pinakamagandang desisyon na ginawa niya at isa din itong pinakamagandang pagpapala sa kanyang buhay. Dagdag pa ni Scottie, inaabangan niya ang maraming alaala, pakikipagsapalaran, katatawanan, mga hamon, maliit na panalo at malaking tagumpay kasama ang kanyang asawa na si Jinky. Ayon pa rin kay Scottie, gusto nito magpatayo ng isang solidong pundasyon sa maraming taon na darating para sa kanyang pamilya. At hiling din ito na ilagay ang pong may kapal sa gitna ng kanilang kasal. Nabanggit din ni Scottie na alam umano ni Jinky na andyan siya palagi para sa kanya. At lagi ito pipiliin si Jinky sa dangdaang buhay. Isa ngang magandang balita para sa bagong 6'10 big man na Magnolia Hotshots na si James Laput, matapos hindi ito makita na binibigyan ng sapat na playing time para sa kanya. At syempre matapos ma-involve na naman ito sa mga usaping trade rumors sa social media, kung saan gagawin lang umano itong trade asset kasama si Scotto upang makakuha na ibang big man ang Magnolia. Ayon pa sa ating trusted PB insiders, wala umanong plano ang Magnolia na gawing trade asset itong si James Laput. Dahil ang gusto umanong mangyari ni Coach Tito Victolero ay develop ang kanilang bagong sentro upang mailabas niya ang kanyang full potential, at syempre bata pa ito kaya malaki talaga ang potential na maging top big man ng liga. Dagdag pa ng mga trusted PBA insiders, ang rason umano kung bakit maliit na minuto lamang ang playing time ni Laput ay dahil nga hindi ito pinipressure ni Coach Tito. At gusto nito na maging komportable si Laput sa kupunan hanggang mailabas niya sa tamang panahon ang kanyang galing. Tuloy-tuloy nga ang pagtitiwala at pagre-renew ng Blackwater Bossing sa mga kontrata ng kanilang mga players, kung saan una na nito ni-renew ang kontrata nila Barclay Bonya, Baser Amer, Paul Desiderio, at ang latest naman ngayon ay ang veteran point guard na si JV Casio, kung saan pinapirma ito ng 1 taon na kasunduan matapos ma-expire ang kontrata nito na inassume ng Bossing sa Las Cases. Ayon pa sa report, ang kasunduan ng Bossing at ni JV Casio ay nangangahulugan lamang na isang mahalagang parte si Casio para sa plano ng kupunan na umabante. Lalong-lalo na ngayon na sa 24 games losing streak na ang Bossing na siyang pinakamahaba sa PBA history. Matatandaan na si Casio ay kinuha ng Bossing sa isang trade kasama ang Las Cases kapalit ni Mike Tolomia, kung saan hindi ito nakapaglaro sa huling 3 outings ng Bossing dahil sa injury na nakuha nito kontra Phoenix Real Masters noong Disyembre 11. Pagkakataon naman ni Casio ngayon na makarecover sa kanyang injury matapos ikansela ng PBA ang laro ngayong Linggo dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID sa NCR. Hanggang dito na lang tayo mga tol, at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B. Adios!